Hello, hello, hello! Welcome to another episode dito sa ating channel. So ngayon, nandito tayo sa Malaybalay, sa Kaamulan Park, kung saan kami madalas tumambay. So pagdating namin dito, yung first day namin dito from Cagayan de Oro, napansin ko na dito sa grove ng bamboos nito, bukod sa maraming dumadapong mga maya, dun sa bandang taas, may parang pouch. Tapos, nataunan ko na yung sunbird, nandun siya. So, nalaman ko na nest. Tapos, after doing some research, isa nga siyang olive-back sunbird na nest. Tapos, we've been documenting it about 2 weeks na. Nung una, ginagawa niya pa lang yung nest. Based sa observation namin, nagtutulungang gumawa ng nest ang babae at lalaking olive-back sunbird. Yung itsura ng nest nila ay parang ornament na nakasabit. May parang tali tapos hugis pendulum na pahaba. After a few days, parang biglang hindi na bumalik yung pair. Medyo kompleto na yung itsura ng nest nila. Nagbasa-basa ako at it turns out na pagbuo na yung nest, ina-abandon ito ng pair for about a week. Kung bakit, hindi ko alam. Pero yun, after a week or so, napansin namin na nandun na yung female at naglilimlim na siya. Ngayon, nag-i-incubate na yung female olive-back sunbird. Isa sa mga pinaka-common na ibon sa Pilipinas ang olive-backed sunbird. Considered na urban birds nga sila dahil they've assimilated well with humans. Evident yun dito sa video natin kasi kita nyo nga, nag-nest sila dito sa Kaamulan Park na palaging may mga tao. Tinatawag silang chewit o kaya tamsi sa iba't ibang part ng Pilipinas. Kadalasan, nami-misidentify sila as hummingbirds. Pero hindi sila hummingbirds. Walang hummingbirds dito sa Pilipinas. Sunbirds ang meron tayo. Pero, both sunbirds and hummingbirds play the same role sa ating ecosystems. And that role is to pollinate ang mga tinatawag na tubular flowers. Ito yung mga flowers na hindi kayang ipollinate ng butterflies at bees. Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasuluk-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Dito tayo sa taas ni Eli, dito sa grove ng bamboo na to, nandun yung nest ng olive-back sunbird. In the past few weeks, na-document na namin sila from building the nest to paglilimlim ng eggs. Tapos ngayon, nag-hatch na, tapos nag-feed na yung mga sunbirds. So kanina nakita na natin na dumating yung mama sunbird. Based dun sa observation namin the past days, pati yung male sunbird, nagpapakain din. So antayin ulit natin para ma-videohan natin. Ngayon yung chicks, makikita na nakalabas yung tuka. Isa lang yung chick eh. Nakalabas yung tuka niya dun sa nest.
Dalawa. Dalawa sila. Dalawa, akala ko isa lang. May biglang sumilip dun sa likod nung isa. Ayun na, oh, cutie! Nagko-call siya. Talikod yung isang chick, tapos tumatae, tapos tinawa ng parent word. May sexual dimorphism din ng olive-backed sunbird. Yung lalaki ay may iridescent black sa kanyang throat, at ang babae naman ay mostly olive. At as confirmed by our observation, parehong nagpapakain ang male at female. Pero mas madalas yung female. May tendency rin na magtagal sa nest yung female at ini-inspect ito. Yung female din yung palaging nagre-remove ng fecal sac. Ano ang fecal sac? Essentially, ito yung diaper ng mga chicks. Pero nanggagaling mismo ito sa pet nila. Dito sa olive-backed sunbird, ang nangyayari, iaharap ng chick yung pet niya sa nanay niya at yung nanay naman ay aabangan yung fecal sac. Tapos ayun, i-dispose na ito ng nanay. Removing it is a way of housekeeping for the birds. Siyempre, tulad ng tao, ayaw naman nila mapuno ng poop ang bahay nila. So far ngayong araw, hinadadocument pa lang namin nagpapakain yung female. Pero based on sa previous observations namin, tsaka sa documents din na nabasa ko online, pati yung male nagpapakain. So sana mavideohan din natin yung male na parent na magpakain. At di nga nagtagal, navideohan din natin ng male sunbird. Kaso napakabilis lang niya. Try natin pabagalin yung video. Ito yung sinasabi ko na palatandaan na lalaki na olive-backed sunbird. Merong iridescent black sa kanyang throat. At ang babae naman ay mostly olive lang ang kulay ng throat. Dito din sa Kaamulan Park, maraming pwedeng ma-observe na wildlife. May mga native trees like balitbitan. At bayagusa. Tapos may nakita rin akong golden orb weaver. Okay, panibagong araw dito sa may Kaamulan Park dahil nga medyo nawili tayo dun sa nest ng olive-backed sunbird. Anyway, ito, medyo gloomy yung panahon ngayon pero tignan natin kung ano mahanap natin dito sa Kaamulan bukod dun sa na-document na nating nesting olive-backed sunbird. Game, babe? Game. Yung pinaka-pinaglaanan namin ng oras na picturean bukod sa nesting olive-backed sunbird ay yung brown-breasted kingfisher. May resident pair kasi dito sa Kaamulan dahil merong ilog dito eh. Relatively common naman itong bird na to. Madalas din makita sa mga areas na maraming tao. Pero hindi ko pa kasi ito nadodocument ng maayos. Kaya yun. Ano yung nakita mo? Brown-breasted kingfisher. Pair sila. Andun. Mukhang magmimiss din sila.
Matapos ang encounter na yun, tinry namin kung masusundan pa ulit namin yung brown-breasted kingfisher. At sinerte nga na makita ulit namin siya na malapit lang kay Eli na camper van. So kung saan-saan pa kami pumunta, malapit lang pala kay Eli yung hinahanap namin. Brown-breasted kingfisher. Yan, nagpe-preening siya. So si Eli nandun lang nakapark, tapos yung brown-breasted nandito. Namin tao dito sa park eh, so malamang sanay na siya sa mga tao. Itong brown-breasted kingfisher o Halcyon gularis ay kamukha ng white-throated kingfisher, yung Halcyon smyrnensis. Itong white-throated ay mas malaki lang yung white patch. Actually, nakaka-confuse yung common names kasi ginagamit sila interchangeably along with white-breasted kingfisher. Pero para mas madaling tandaan, yung dito sa Pilipinas ay brown-breasted kingfisher, Halcyon gularis. Noong 2017, may isang molecular study na na-determine na itong brown-breasted kingfisher ay mas closely related to the Javan kingfisher o Halcyon cyanoventris than to the white-throated kingfisher o yung Halcyon smyrnensis kahit na mas magkamukha sila. Okay, so matapos natin mag-ikot-ikot at itrack yung brown-breasted kingfisher, pinuntahan natin tong bamboo grove na to kung saan merong nesting olive-back sunbird. It's been a week since last natin chinek and looks like wala na yung mga chicks, so most probably nag-fledge na sila. Yun. Ano, quality ba yung mga kuha mo? Yosh! So overall, ilan ng mga nakikita nating ibon dito sa Kaamulan Park? So yung olive-back sunbird, orange-bellied flower pecker, Philippine bulbul, tapos syempre mga maya, brown-breasted, tapos meron na natin Philippine pygmy woodpecker, tapos mga crows, mga swiftlets, yun. Okay, breakfast time! So ang breakfast natin for today's video ay Shanghai. Tofu Shanghai. Maraming salamat sa pagsama sa amin na ma-document ang ilan sa mga ibon dito sa Kaamulan Park. Si Lin nag-backup na ng mga files niya. Abangan next episode kung saan na tayo dahil alis na tayo dito sa Bukidnon. Yun, exciting! Maraming salamat and see you in the next episode. Bye! Kait!